One and action. Pandemic babies. Lahat tayo nag-start sa virtual crowd. Na-shut up. Ano yung feeling mo nung una kang nag-perform live tapos sobrang laki na ng crowd mo agad? Hindi ka ba kinabahan? Kinabahan talaga. Hindi naman mawawala. Kabahan ka kung hindi ka kinakabahan. Kasi diba? Pero yun nga. Kabado. Pero the moment na nandun ka na parang sheesh. Totoo na to. Unlike before na anxiety ko yung kapag virtual setup lang, parang iniisip ko lagi, totoo bing nangyayari sa akin? May totoo ba dito? So the moment
na na-experience ko yung first live ko. First live, tapos ang laki pa. Surreal. Sobrang surreal. Kasi, imagine, dati, camera lang kaharap ko, tapos mga taong hindi ko masyado kilala in person. Hindi mo rin alam kung taga-san sila, di ba? Yeah. Oh, yeah. Hindi ko din alam kung... Hindi mo rin naririnig yung applause nila, diba? Sa'yo. Mm. Hindi ko din naririnig kung alam nila yung song. Or kaya, kumbaga, kung sincere ba talaga yung appreciation nila sa akin. So, may ganun akong thinking before. And nung na-experience ko na yung live, parang, wow, totoo pala talaga. Yeah. Sarap sa feeling. Sobra. So, yun. Ikaw ba, Ken? Ako nung first live gig ko sa mall show, di ba nag-front talk ako sa inyo? Yes. Grabe, sobrang daming tao. Mm-hmm. Kinabahan ako nung una, pero nung umakit na ako sa stage, alam mo yung parang tatalon ka sa cliff. Hmm. Parang hindi ka makakatalon kung hindi ka tatalon. So parang yun lang, umakit lang ako sa stage, tapos ngumiti lang ako, and then ayun, ginawa ko lang yung dapat kong gawin. Mm-hmm. Tapos medyo nakakawala ng kaba kapag yung crowd nagre-respond. Mm-hmm. Pero nung second time kong nag-perform, medyo iba yung nangyari, nagkameron ng technical difficulties. Ah, same lang din. Yung sa mall show lang din. Hmm, sa mall show. Yung sa front act lang din sa'yo. Ah, alam mo. Swerte pala ni Adi sa'yo eh. Swerte ako kay Adi. Nakapag first live gig ako. Pero thankful pa rin talaga ako sa lahat ng gigs ko. Mm-hmm. Dahil syempre, achievements din to sa life ko. Pero dun sa, dun sa second mall show, lesson siya para sa akin, hindi siya parang embarrassing moment. Dahil ako, nagsisimula pa lang din naman ako, so kailangan ko rin matutunan na at malaman na sa mga performances, hindi lahat, it happens, yun. Ikaw, Ate Mitzi. Ako kasi sobrang thankful ako kasi unang live performance ko is kasama na yung mga OC, yung OC family ko. Parang saya sa feeling dito na ito yung mga bigatan yung mga kasama mo. And syempre may kaba pa din kasi hindi naman ganun pa kakilala yung song ko eh. So sabi ko, pagkakat ko ng stage, makikipag-interact ako like usual, kakusapin yung crowd. Hmm. Okay lang kahit anong response nila. Pero alam mo, sobrang heartwarming, parang saya-saya ko nun talaga ng araw na yun. Although again, it happens, diba? Technical difficulties, but I was able to perform my best naman sa crowd. And again, nandun nice. Yung mga OC family ko. Sa gilid ko, nag-cheer. So, it's just a start. Marami pa. Mm-hmm. Always. That's what you want me to do. Hey, girl, I want.
body can also do the things that I do. I just wanna let you know my love for you is true. So baby, I will wait for you. Girl, I won't give up, I won't stop until you're mine. I'm better now. I was messed up, but I still can make it right. I'm better now. Adi, yung question ko sa'yo is, paano yung musical process mo, lalo na ngayong pandemic? Like, paano mo naiisip yung mga songs mo, saan siya nagsistart, ganun? Well, since pandemic, di ba, wala naman tayong, hindi tayo makakapunta sa studio or whatever, kung saan, di ba? Mm-hmm. So, sa bahay lang talaga. Doon lang gumagana lahat. Doon ko lang na-imagine lahat. Lahat ng naiisip ko pagdating sa songwriting process ko. And ayun, speaking of songwriting, may song ako na Sawana. And ayun, during pandemic ko siya nasulat kasi. So, naging inspiration sa akin yung pandemic para magawa yung song na yun. Kumbaga, kaya siya Sawana, hindi siya like certain, parang hindi siya certain reason lang. Parang in general siya, during pandemic lalo kasi madami sa atin, 'di ba, na sawa na dun sa routine natin. Na paulit-ulit nagigising ka, especially sa mga pumapasok, 'di ba? May online class, gising ka umaga. Oh, yung iba, nakakalimutan na yung mga dating routine, 'di ba? Oo. Oh. Tas yung mga gusto makaban yung friends nila or yung family or whatever, 'di ba? Mm. Hindi na nila nagagawa. So, 'yun, isa sa mga, I mean, madaming inspiration yung na-include ko dun sa Sawana na song. And kasama ko dun si Franz Sacro. Franz! Hi, Franz! Yo, what's up? Yes! Ayun. Ayun. Si Franz yung katuwang ko sa mga nagagawa kong songs. And ayun, ang laki ng help niya sa akin talaga. Lalo na sa musicality, technicality, lahat. So, paano ba yung naging process natin with Sawana? Siguro, ano, one thing na nagustuhan ko talaga nung ginagawa namin ni Ading Sawana is yung naked na, ano, chemistry namin sa music. Kasi kami lang yung nagkakaintindihan sa isa't isa. Nasabi niya, gusto ko ganito yung tunog, tug, tak, tug. Ako naman, ano yun? Then, naturally lang siya. Naintindihan ko agad. And, ayun, laging meron kaming every after process and every part, sinesend ko siya kay Adi. And then, yeah. Doon pumapasok yung creativity namin ni Adi kapag nandun na yung song. Kasi doon lang din eh. Hindi kami pwedeng lumayo. Hindi namin pwedeng, ano, hindi kami pwedeng lumayo sa pinaka-idea ng song. So, meron kami laging notes. Meron kami laging, ano ba to? Paano ba? Kasi, sa, meron siya laging, ano eh, notes na sasend niya sa akin. Parang memo, ganun. Then, ang kulit nga eh kasi, well, nagsistart siya sa akin talaga. Well, acoustic guitar lang, tas lyrics ng song. Minsan, di pa nga buo, di ba? Baga draft lang talaga. Minsan, Ron intro lang. Intro lang, di ba? Tapos, sabi ko lang si Friends na, Friends, ito, ito yung bagong song ko. Tas, naisip ko parang ganito siyang klase. Mala upbeat, mala sound trip ba kapag nag-road trip. Pag nag-explain ako sa kanya ng mga gusto kong mangyari sa song, doon na nagsistart, naiintindihan niya na nagkakaroon na siya ng idea, doon na nabibuild up yung gusto naming mangyari. Then, sasanya sa akin yung naisip niya,
sabihin ko na lang, ayan, yan na yun. Tapos, patong-patong, polish-polish. Yeah. Hanggang sa makabuo na kami. And ganun, hanggang ngayon, di ba? Ganun ang process. Yeah. Pero one thing na na-notice ko dun sa Sawana, parang iba yung genre niya dun compare sa iba mong songs, no? Yes. Parang, sure. Ano siya, parang more on electric guitar-driven, ganun, di ba? Mm-hmm. Hindi kami nag-limit sa isang, ano lang. Sa isang genre. So, gusto din namin ipakita na, ayun. Flexible. Flexible, yeah. Si Adi. Yeah. And with Tahanan naman, well, same lang ng process. Pero grabe, grabe yun. Halo-halo siyang, halo-halong emotions. Kasi, yun, na-inspire ako sa movie. Tapos, na-inspire ako sa certain person. Tapos, sa mga iba't ibang tao. Ang dami. Yes. So, itong song na to, very personal. Kaya, kung mapapansin nyo yung song, parang kapag napapakinggan nyo, meron siyang touch ba? Na, mafe-feel natin na, ah, may home. Parang, you know what I mean. Mm-hmm. Ayun. Ikaw ba, Ken? Well, ako naman, dun sa song ko na Better Now, ang interesting lang kasi yung instrumental nun, kasi ako, nagpa-produce din ako ng songs ko. Galing. Sa bahay lang. Well, YouTube lang naman, so, kaya nyo din yun. Sinabi ko din yun dati sa akin, hindi ko nagawa eh. Hindi. Kala ko din. Pero, ayun nga, yung instrumental nun, ginawa ko siya nun para dun sa school project ba yun ng classmate ko before. Kasi ako nun parang super on fire din ako nun mag-offer na, uy, sige, gagawan kita ng instrumental for your poem, ganun. So, ayun, nag-send siya ng poem para sa school. Then, yun, ginawan ko agad siya ng instrumental. Tapos may inspiration din ako dun mala Charlie Puth. So, and then, tapos hindi naman niya tinanggap yung instrumental. Sabi niya, hindi ko naman kailangan ng instrumental. So parang naging pabibo lang ako doon na sobrang excited ko na gumawa ng ganun. Mostly din, yung creative process ko, nagsistart siya kapag nagwawalis ako sa bahay. Ganun lang. Bigla-bigla ko na lang maghaham ako na tapos mamaya, ay, kailangan ko na i-record to. Yeah. Tapos, sayang eh, pwedeng mawala sa isip. Ganyan lang din ako. Kaso, diba? Yun nga lang, minsan di ko na natatapos yung chores ko kasi dire-diretso na yung ginagawa ko eh. Pero, kapagalitan nga na lang, no? Oh, pero worth it na. Oh, parang ganun. Nagko-computer ka na naman. Kaka-computer mo yan. No, hindi. Kasi mag-isa ka. Ganyan. So, parang, ang galing sa'yo kasi ikaw lang gumagawa ng produce, ikaw din gumisip ng lyrics, sa composing, and sa technicalities, ikaw lang. Kaya, grabe. Proud. Pero ikaw, Ate Mitzi, paano yung creative process mo? Huwag ako kasi gatumawa. Ako kasi, yung song ko kasi gusto ko nararamdaman ng lahat. Yung feeling mo, hindi ka broken. Pero pag napakinggan mo, parang broken ata ako. Ano yung ako dapat nasasaktan? Pero parang ganun. Gusto ko kasi yung song ko na parang ang nabibigay niya sa audience or sa listeners is mararamdaman nila kung ano yung nararamdaman ko while I'm writing the song. Mm-hmm. O nung ginagawa ko yung kanta, ano ba yung nararamdaman ko? So, yung sa hulog, acoustic lang talaga yan. So, yung unang narinig yan ng friend ko na producer, yung nag-produce ngayon si Kuya Liv. Sabi niya, umiiyak ka ba dito sa recording? Sabi ko, hindi, kakatapos lang. Pero nirecord ko siya, like, ko, okay. Then, parang napansin siya ng school ko, ginawa siyang OST ng isang sitcom sa school. Talaga? Ganun, nice. So sabi niya, ba't di ka sumali sa mga competition, ganyan-ganyan. So, I did. Nag-try ako sa Wish Bus na Wish Covery. Try ako doon. So, tinugtog yung hulog ng acoustic. Tapos, naging okay kami ng friend ko na yun, si Kuya Riv. Sabi niya, Mitzi, gusto magawa natin ng remastered yung hulog. Sabi niya, ano bang vibe yung gusto mo? Sa ko, kuya, gusto ko yung parang kinukuha na ako ng dagat. Parang ganun. Parang nakahiga ako sa dagat. Tapos, alam mo yun, either lasing ka or pagod ka na sa life. Tapos yung ocean waves lang na humapa sa shore yung maririnig mo. So, kung parang dalawang naka-full blast sa inyo yung hulog, parang pag ganun yung song, inihila kayo papuntang sound to chorus. So, ayun yung creative process ko talaga. Kaya,
Ewan ko, kaya siguro ako sinasaktan din. Parang, sige, sasaktan kita para may isa ka pang song na maganda. Parang ganong idea. Parang, pero parang katulad sa'yo, madaling araw, mag-hit sa'yo, may bagong sound ako naisip. I really need to record it or magsulat agad. Kasi baka mawala. So, sayang. Ganun lang. Random lang talaga yung, random talaga, parang yung mga best sounds or mga songs na naisip mo na feeling mo sobrang ganda, yung mati-cherish mo. Random lang siya darating. Hindi siya pwedeng planado eh. Parang, mismo. Ang pangit kasi pag planado, parang masyadong malinis. Hanggang kailan kakapit? Puso'y puno ng galit. Di masabi ang nararamdaman sa'yo. Kaawahe ang mundo, walang nakikinig. Kahit anong pilit, tila nasasahig ang puso ko sa'yo. Kinalimutan ang lahat, itinapon sa dagat, di ano rin pabalik. Ako'y magpapanggap, hayaan sapagkat ayoko na rin magkalat ng nararamdaman. Yung ulo ko at panalim ng palalim, nabubugbog at tutok sa patalim. Umaahon kahit ang hirap paminin. Lumulubog at palalim ng palalim, nabubugbog at tutok sa patalim. Umaahon
narinig. Gusto nang mawala ng mga iniisip ko. Sama mo na rin ako. Sama mo na rin. Kuya, di pa niyong sa experience mo naman sa first music video mo. Di ba nakasama mo dun si ano, si Miss Ivana? Yeah. Second music video ko siya eh. Ayun. Pero pero okay, 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 okay. Pero yes, yung first MV experience ko, parang ano, hindi ako masyadong nanibago. Kasi parang, as much as possible kapag uma-act ako or may ginagawa ako something, I keep it natural. So, doon, nung, well, yung first music video ko naman, kasama ko yung sister ko and si Kuya Patrick na mag-jowa sila eh. So, I mean, mag-asawa na sila. So, yeah, congratulations sa inyo. Eh, ayun, ano lang naman ginawa ko doon? Like, tumugtog lang ang gitara. Pinakita ko lang yung emotion ko while singing. Ayun, well, natural lang. Parang... Ang lungkot mo doon, ano? Malungkot ka ba talaga doon? Talaga! Hindi, hindi, siyempre. Luha eh. Personal. Parang nga nakangiti ka, tapos... Pwedeng gano'n, di ba? Joy art. Pero yeah, yung ganyan yung first experience ko. Hindi ako masyadong nanibago ba. Kumbaga parang, andun pa rin ako sa situation. Nasa utak ko pa rin siya, nasa puso ko. Kailangan mo siya i-replay. Yes, gano'n lang. Nasa katawan ko lang siya. And doon naman sa experience ko na makapag music video, sa isang malaking artist, yeah, or let's say, kilala. Diba? Parang, well, kinabahan. Ano yan? Nandun yung intimidation, syempre. Diba? Sino ba ako eh? That time, sabi ko, hindi ko alam kung anong gagawin ko, kakabahan ba ako. Paano mo kakausapin? Okay ba yung gagawin ko? Like, magkakakemistry diba? Ba kayo sa... Magkakaroon oh, ba? So, ganun lagi yung umiikot sa utak ko kapag papunta na dun sa proseso. I mean, sa pinaka-act. Pero, once na nakatapa ka na and magkaroon na kayo ng interaction, parang dun eh. Dun na parang lumalabas sa katawan ko yung pagiging natural. So, ayun. Hanggang sa tuloy-tuloy lang. Hindi na ako nahiya or... What? Galing. Yung nahiya naman, ano ah. Kumbaga professional naman. Professional nahiya. Paano yun? Next episode. Hindi, pero, ano yun, parang inisip ko na lang para din to sa song ko. Mm-hmm. Yeah. And, kung wala din sa song ko, walang mangyayaring ganito. So, yun, sobrang natural lang. Yun lang din. Ay, na, ikaw naman. ano, di ba? Ay, yung hulog. Hulog eh, personal eh, di ba? Oo, sobrang kinakabahan ako nun. Actually, sobrang tagal ng... Paano yung sobrang kinakabahan? Makabawi mo na. Hindi, joke lang. Oh. Ano, I mean... Hindi nga, paano ngayon? ano talaga siya, like... Siya yung, kumbaga, baby ko na song, di ba? Siya yung unang-unang kanta na nakapaglagay sa akin sa OC. So, to be able na magawan siya ng story ni Direk Chris. Tapos, alam mo yun, ganun yung sobrang thankful ko. Yeah. Na, dati nasa utak ko lang itong ganitong scenario, may mas isasakit pa pala to sa music video. Kaya sobrang daming tao naghihintay ng music video na yun. Kasi, ano pa ba yung pwedeng maging story ng hulog? Tapos doon na namin naisip yung concept. Actually, si Direk sobrang galing talaga ng concept niya. So, from the lights and everything else, galing the emotion and the change and the setup itself. So, yung iyak ko doon, pag napanood niyo yung iyak ko doon, totoo yun. Totoong nagbawala ako sa set. And isang take lang siya. Kasi hindi naman ako pwede umiyak ulit. Parang ang fake na nun. So, ang ginawa ni Direk, ganito. Itzy, dyan ka sa gilid, makinig ka ng sounds, like, internalize mo yung pain mo. Tapos okay, napintay na nila yung ilaw. Sabi niya, gusto mo ba? Nandiyan yung mga staff or lalabas sila. So, pwede po lumabas. Tapos ayun na.
Tapos si Derek kasi magaling manakit eh. Magaling siyang magpalabas ng emotion mo. Like, oh, magaling talaga yun, Derek Chris. Grabe talaga. Magaling talaga yun. Pinbang ako nun. Magaling nun. So, parang dun, isipin mo, 2 years na yung song, 2 years na yung sakit, pero nung umiyak ako sa hulog, parang kaka-break lang, or parang kakasak, parang gusto ko ulit mag-give up dun sa video, parang, eto na to. Sabi ni Derek, labas mo na lahat dito. So, after nun, sabi niya, okay ka lang, pahinga ka muna. Kasi yung pinaka-mabigat na scene sa buong music video, and then afterwards, it's all good. So, yun, the best yun. Pinaka-memorable ko na experience yun. So, pagtatanong nila, totoo ba yung ganap mo sa video? Sabi ko, oo. Totoong umiyak ako dyan. Totoong pagod ako dyan. Totoo lahat ng emotion. Para maramdaman nila na, ah, totoo nga pala talaga yung pain niya sa hulog. So, ganun. Pwede ka na mag-artista. Ayoko. Ayoko. Hindi ako pang-artista. Pang ano lang ako. Pang normal na iyakan lang na. Mm-hmm. Eh, ikaw? Ako first music video ko. Grabe, kwento ko. Punta kami sa beach, doon kasi ginanap. Tapos hindi ko akalain na pupunta pala kami sa sobrang lalim na na park ng beach. Tapos edi sakay kami nun sa bangka. Ano. Tapos pinapatalon ako sa tubig. Sabi ko, ba't ako tatalon? Nakala ko dun lang sa mababaw kasi may mga underwater shot. Nice. Mm. So galing din na ina Direk ER tsaka ni Direk Pong. Si Direk Pong siya yung cinematographer ng Goyo. General Luna. Oo. Ayun. Tapos doon ko lang din na-realize na iba pala maglangoy sa dagat at sa pool. Hindi ka ba umano noon? Hindi ka ba nag-float? Sakit sa mata. Sakit sa mata. Hindi ako marunong mag-floating. Alat pa. So, alam mo mababaw kasi nakikita mo yung coral sa ilalim. Pero sobrang lalim as in parang 10 ako yung lalim. Tapos, ako kasi bilang mo yun? Parang imagination. Galing mo ah. Pwede ka na. Ako kasi ano lang ako eh, dalampasigan boys lang pagka nagbibish kami. Ano lang ako? Ilog lang ako. Tapos din sa last part, naghagis ako ng gitara. Gitara ni Sir Kian, grabe. Ayun. At yun, nandito nga yun. Ayan o. Ay, pwede pa to, no? Pwede pa to gamitan, no? Hindi na yata, 5 beses ko yung hinagis eh. Pero, sobrang memorable din yun sa akin. Dahil, yun yung first music video ko din eh. Tsaka, first time ko din na maka-work na may team. Kasi ako, lagi lang akong mag-isa sa bahay. Oo nga. Gumagawa ng music, ganun lang. Pati yung mga pinopost ko nga na mga TikTok, ganun. Kaya yung mga videos mo na ikaw nag-edit ng right? Tripod lang ako noon eh. Pero, nung sa music video, wow, grabe. Sobrang thankful din ako sa opportunity na yun. Ayun nga pala, may shoot nga din pala ako bukas eh. Lagari. Oh, para sa Better Now. Ay, exciting! Image-wise, as an artist, sobrang proud ko na kaya kong ipull yung ganitong look. Again, some people hang their art, I wear mine. Diba? I play mine as well kasi syempre mga masigero tayo dito. Yes, sir. And gusto ko lang ipakita na hindi lang sa pananamit, eh, it's not about the aesthetics. Parang paano ko badalin yung sarili ko knowing na ganito yung art, yung ganito yung pag-express ko ng art. I know dito sa Pilipinas, hindi siya ganon ka-open, hindi siya ganon katanggap. Mm-hmm. But kung ikaw sa sarili mo, or ako as an artist, and mapakita ko yun sa lahat ng mga sumusuporta sa akin, if ikaw sa sarili mo, kaya mong dalin lahat ng, kahit ano pang form of art yan eh. And it's parang amazing to see other people going out of their shell, dressing the way they want, or, you know, being themselves dito sa ganitong klaseng, you know, nagiging ano sila, open na sila. Open to criticism, open to judgment, and it's part of life. Hanggang ano lang naman yan eh. It's how you would handle it. And it will make you stronger. So ayun yung gusto kong ilabas sa kanila na lalakas ka sa lahat na maririnig mong criticism mo. Mahalin mo yung art mo. Kasi mamahalin ka rin naman nung pabalik. Parang ganun. Next. Ikaw? Ako yung image ko. Paano ba to? Pinapakita ko yung image ko sa pananamit na wala lang, pinapakita ko lang kung sino ako. Yung style ko, parang streetwear lang, ganun. Dahil gusto ko makita ng ibang tao na kagaya nyo lang ako, manamit,
na kikita niyo lang ako sa jeep or sa kung saan man, sa restaurant, ganun, mm-hmm. bonding with friends. Parang ano lang, civilian yeah. lang. Yeah, si casual na, lang. Casual lang. So, ayun, minsan, less is more, simplicity is beauty. Sa pananamit ko, minsan, plain white, sobrang, sobrang ganto na niya. Chef's kiss. Tapos, gusto ko lang din makita ng ibang tao na relatable and approachable ako. Eh, ikaw, Kuya Adi. Paano yung image mo? As much as possible, I keep my, kumbaga yung suot ko, comfy. Keep it simple lang, comfortable. Parang, let's say, pag nilalamig tayo, di ba? Hoodie or jacket, di ba? So, ganun lang din. Akala ko yakap. Pwede na, pwede di ba? Pwede kasi yung hoodies, di ba, parang niyayakap tayo. Parang nagigsisilbi siyang hug ba? Kapag nilalamig tayo. Init. Parang mga songs ko lang din, di ba? Nagbibigay siyang comfort and warmth, sa mga, sa mga tao nakikinig. Kumbaga, yung emotions. So, ganun lang din sa pananamit comfort. Ko. Simplicity is beauty lang. This is more. Nice. Keep it simple. Keep it loose. Thank you.
iyong mga ngiti. Negatibo na nakatikit sa kilapi. Huli ng iyong ngiti ang aking kiliti. Katotohanan na hindi ko maitatanggi na mahal kita, walang iba. Sa piling ko, oh, dito ka lang bumabagal ang ikot ng mundo kapag ikay nariyan o aking ta-d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 a
dito ka lang, dito ka sa piling ko. Oh, 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 oh. Bumabagal ang ikot ng mundo. Aking tahanan, ah.